Napakalaking tulong ng mga kasambahay sa atin, lalo na kung wala na tayong oras para gawin ng ilang gawain bahay. Sila ang nagpapanatili ng maayos at malinis nating tahanan. Sa panahon ngayon, maswerte ka kung makakatagpo ka ng isang kasambahay na pamilya na ang turing sa iyo at sa pamilya mo. Iyong tipong buong buhay niya ay wala siyang nais gawin kundi ang pagsilbihan kayo. Ngunit paano kung ang kasambahay na nasa iyong bahay ay isang kaluluwa na matagal nang hindi mo alam kung ano ang totoong pakay sa iyong pamilya? Dear Kaistorya, isang mapagpalang araw po sa inyo. Ngayon pa lang ay magpapasalamat na ako kung sakali na papalarin na mapili mo ang aking kwento para basahin sa iyong programa. Itago mo na lang pala ako sa pangalan na Keisha. Sa kasalukuyan ay meron akong dalawang anak at ang asawa ko naman ay nagtatrabaho bilang isang mechanical engineer. Sa bahay lang ako at dati ay ako ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Walang kaso iyon sa akin kasi kahit paano ay sanay ako sa mga gawaing bahay. Pero nang magkaroon ako ng work na sa bahay ko lang ginagawa, ay naisipan namin ng asawa ko na kumuha na ng maid o kasambahay para hindi na ako masyadong arag. Nang magkaroon kami ng kasambahay ay bigla kong naalala ang nangyari sa amin ng family ko noong dalaga pa ako. Kaya naisipan ko na i-share ito sa inyo ka-istorya. Mula po ako sa isang broken family. Dalawa lang pala kaming magkakapatid. Itatago ko sa pangalan na Kiko ang aking kapatid. Panganay ako sa kanya at mas matanda ako ng 2 taon. Sa totoo lang, noong mga bata pa kami ni Kiko, ay hindi kami magkasundo. Hilig niya kasi ang asarin ako palagi at sobrang kulit niya talaga before. Talagang wala yatang linggo na hindi lilipas na hindi kami mag-aaway. Kagaya ng sinabi ko, galing ako sa isang broken family. Hindi ko dati nakikita o napapansin na merong problema ang mama at papa ko. Akala ko ay okay silang dalawa dahil never ko naman silang nakita na nag-aaway. Ang hindi namin alam ni Kiko ay meron na pala silang pinagdadaanan dati. Nakatira kami noon sa parents ni Papa. Mabait naman sina Lolo at Lola. Wala akong masasabi sa kanila kasi kahit kay Mama ay mababait din sila at hindi lamang sa amin ni Kiko. That time ay umaalis si Papa para magtrabaho naman sa ibang bansa. Nagkaroon ako ng hint na may problema ang mga magulang ko nang isang beses na narinig ko na kausap ni Mama si Papa sa cellphone. Ang sabi ni Mama ay hindi pa rin pala nagbabago si Papa at mas lumala pa ang pagiging babaero nito nang nag-abroad ito. Umiiyak si Mama habang sinasabi niya iyon pero hindi ko ipinaalam sa kanya na narinig ko ang mga sinabi niya kay Papa. Nagkaroon ako ng takot kay istorya. Natakot ako kasi baka sa hiwalayan mauwi sina Mama at Papa. Ayokong mangyari iyon. Mahal ko sila parehas at ayoko na masira ang pamilya namin. Sino ba namang anak ang gugustuhin na mangyari ang ganun? Hanggang sa nangyari na ang kinatatakutan ko. Kinausap kami ni Mama at sinabi niya na meron nga silang pinagdadaanan na problema ni Papa pero hindi niya sinabi kung ano. Siguro ay gusto pa rin niyang protektahan ang image ni Papa sa amin ni Kiko. Kahit alam ko na ang reason ay hindi pa rin ako nagsalita. Nerespeto ko na lang ang kagustuhan ni Mama na huwag ipaalam sa amin ng kapatid ko ang totoong nangyayari. Ang sabi ni Mama ay aalis na kami sa bahay ng parents ni Papa dahil lilipat na kami sa sarili naming bahay. May bahay kaming uupahan na pagmamay-ari ng kakilala niya.
Inamin din niya na kailangan na nilang maghiwalay ni Papa sa dahilan na hindi niya sinabi. Basta marami na raw silang hindi mapagkasunduan at hindi na makabubuti kung mag-i-stay pa sila sa isa't isa. Kahit high school pa lamang ako ng time na iyon ay naiintindihan ko na ang lahat kahit paano. Para maging fair si Mama kay Papa ay binigyan niya kami ng option. Kung mag-i-stay kami sa bahay ni na Papa o sasama kami sa kanya. Parehas kami ng naging desisyon ni Kiko at iyon ay ang sumama kay Mama. Makalipas sa mahigit isang buwan ay umalis na kami sa bahay ng parents ni Papa. Dala na namin ang lahat ng mga gamit namin. Isang bahay ang pinuntahan namin na may mga kaunting gamit na. May isang babae na kinausap si Mama nang nandoon kami na ang hula ko ay siyang may-ari ng bahay. Nagtulong kaming tatlo na ayusin ang mga gamit namin. Bale, two-story house iyon na may tatlong kwarto sa itaas. May isang kwarto sa ibaba na narinig ko na maid's room pero dahil sa wala naman kaming maid ay naging bakante lang iyon. Nagtig-isa kami ng kwarto kay istorya. Nakakatuwa lang kasi first time ko na magkaroon ng sariling kwarto. Noong nasa bahay kasi kami ni na lolo at lola, ay kasama ko sa iisang kwarto sina Mama at si Kiko. Pabor iyon sa akin kasi ayoko talagang kasama si Kiko sa kwarto. Habang nagdi-dinner kami sa unang gabi namin sa bahay, ay kinausap kami ni Mama. Sinabi niya na babalik na siya sa pagtuturo. Teacher kasi siya ka-istorya. Magsisimula na raw siya sa susunod na buwan. Kailangan niya raw gawin iyon para matustusan niya ang lahat ng pangangailangan namin. Iyon pala, kaya iyon sinabi ni Mama ay meron ng ibang babae si Papa. Nalaman ko iyon nang tumawag si Papa at kinausap niya ako. Inamin niya na may iba na siyang asawa at buntis na ito kaya magkakaroon na raw ng kapatid, kami ni Kiko. Nagalit si Mama kay Papa dahil sa sinabi iyon ni Papa sa amin. Ayaw pala talaga iyong ipaalam ni Mama sa amin ni Kiko. Iniyakan ko ang bagay na iyon kay istorya. Hindi ko matanggap na talagang hiwalay na sina Mama at Papa. Dahil kahit paano ay umaasa pa rin ako dati na magkakaayos pa silang dalawa. Ganoon pa man, wala na rin akong choice kundi tanggapin ang lahat kahit masakit. Nang magsimula na magtrabaho si Mama ay sinabi niya sa amin na kailangan na naming matuto ni Kiko sa mga gawaing bahay. Tuwing umaga ay maagang nagigising si Mama para magluto ng almusal. Kapag uuwi siya ng gabi ay nagluluto na siya ng pagkain namin ni Kiko para sa lunch. Dahil tuwing lunch break sa school ay umuwi kami sa bahay para kumain tapos babalik na ulit kami sa school. Every weekend naman ay tinutulungan namin si Mama sa paglalaba at paglilinis ng bahay. Pero iyon nga lang, palagi kaming nagtuturuan ni Kiko sa kung sino ang gagawa ng isang gawaing bahay, lalo na sa paghuhugas ng aming pinagkainan. Ang naging solusyon ni Mama sa bagay na iyon ay salitan kami ni Kiko ng araw sa paghuhugas ng mga pinggan. Pero kahit nagkaroon na kami ng toka, ay hindi pa rin maiwasan na nagkakaroon kami ng away at pagtatalo. Ito ay tungkol sa bagay nga na iyon. Lahat yata talaga na magkakapatid ay dumaan sa ganong stage ng buhay nila. Sa mga naunang buwan ay wala kaming naging problema sa bahay na iyon kay istorya. Walang kakaiba at lahat ay normal. Hindi nga lang namin maiwasan ni Kiko ang mag-away kaya madalas ay umiinit ang ulo ni Mama sa aming dalawa. Kagaya na lang ng isang araw na toka na ni Kiko sa paghuhugas ng pinagkainan pero ayaw niyang gawin dahil ako raw ang dapat gumawa niyon
dahil noong nakaraang araw daw ay siya ang mag-isang nagsampay ng mga labahan. Talaga bang hindi kayo magkasundong dalawa? Nag-iisipan pa kayo sa paghuhugas ng pinagkainan natin? Hayaan nyo, sa susunod ay sa dahon na lang ng saging kayo kakain para itatapon nyo na lang pagkatapos nyong kumain. Sigaw ni Mama sa aming magkapatid. Si Kiko naman po nakatoka ngayon, tapos ako pang paghuhugasin niya? Katwiran ko. Kaya nga, sa dahon na kayo kakain sa susunod. Tura ni Mama. Nanatiling bakante ang maid's room sa ibaba kay Istorya. Kung minsan ay doon inilalagay ni Mama ang mga gamit na hindi na namin ginagamit. Doon din niya inilalagay ang mga gamit namin sa paglilinis. Makalipas ang 2 buwan na nakatira kami sa bahay na iyon, ay nagulat kami nang biglang dumating doon si Papa. Hindi pala niya talaga ipinaalam sa amin na darating siya para i-surprise kami. Ang dami niyang dalang pasalubong sa amin. Meron din siyang ibinigay na alahas kay Mama na tinanggap naman ni Mama. Maayos naman siyang hinarap ni Mama at sa pagkakataong iyon ay humanga ako sa nanay ko kasi kahit na alam kong sobra siyang nasasaktan ng time na iyon ay nagawa pa rin niyang harapin si Papa ng maayos at hindi nagpakita ng galit. Lumabas din kami ni Papa kasama si Kiko. Namasyal kami sa mall at ipinag-shopping niya kami ng mga damit. Nang kumakain na kami ay hindi ko napigilan na magtanong kay Papa. Pa, hindi na po ba talaga kayo magkakabalikan ni Mama? Hindi po ba pwedeng iwanan nyo na lang ang bago nyong asawa at bumalik na lang kayo sa amin ni Mama? Tanong ko. Hindi agad nakapagsalita si Papa. Maya-maya ay ngumiti siya sa akin. Hindi na eh. Mas okay na ganito na lang kami ng Mama nyo kesa sa mag-away kami araw-araw. Pero huwag kayong magalit kay Mama nyo ha. Ako ang may kasalanan kaya naging ganito ang sitwasyon natin. Ngunit huwag kayong mag-alala kasi kahit nahiwalay na kami ni Mama ninyo, ay Papa nyo pa rin ako. Tuloy pa rin ang obligasyon ko sa inyong dalawa ni Kiko. Turan ni Papa. Dahil sa sinabing iyon ni Papa ay tuluyan ko nang tinanggap na hindi na talaga sila magkakabalikan ni Mama. Masakit at malungkot man, pero mas maganda nga siguro na maaga ko iyong tanggapin kesa sa umasa ako at sa huli ay masasaktan lang din ako. Inisip ko na lang na hindi pa rin naman nagkukulang si Papa na gawin ang responsibilidad niya sa aming magkapatid at kahit paano ay dapat ko pa rin iyong ipagpasalamat. Dumating ako sa point na napapagod na ako sa mga gawaing bahay kay Istorya. Noong nakatira kasi kami ni Mama, kina Lolo at Lola, ay hindi kami kumikilos doon ni Kiko. Meron kasi silang kasambahay. Kaya habang naglilinis kami ni Mama ng bahay isang Sabado, ay meron akong sinabi sa kanya. Mama, ano kaya kung kumuha na lang tayo ng maid? Sayang kasi yung maid's room dito sa ibaba kung hindi naman nagagamit. Turan ko. Hindi naman iyon sayang kasi nalalagyan natin ng ibang gamit. Saka wala sa budget natin ang pagkuha ng kasambahay. Maganda rin na natututo kayo ni Kiko ng mga gawaing bahay. Iyang mga itinuturo ko sa inyo ngayon ay ipagpapasalamat ninyo sa akin pagdating ng araw. Turan ni Mama. Oo nga Mama, mas okay pa na kumuha nga tayo ng kasambahay. Pagsang-ayon ni Kiko. Di mo ba narinig ang sinabi ni Mama? Wala nga tayong pambayad sa kasambahay. Pagtataray ko kay Kiko. Oh, baka pag-awayan nyo pa iyan. Tumigil na kayong dalawa at papainitin nyo na naman ang ulo ko. Huwag nyo nang subukang mag-away at ang dami kong tinapos na trabaho kagabi. Saway ni Mama sa akin. Nag-make face pa si Kiko sa akin bilang pang-aasar. Talagang kilala na kami ni Mama at alam na niya kung kailan kami magsisimulang mag-away ni Kiko.
Aware naman ako na makapagbibigay ng stress kay mama ang mga pag-aaway namin ni Kiko. Kaya lang ay may mga pagkakataon talaga na hindi namin maiwasan ni Kiko ang magtalo at mag-away sa napakaraming bagay. Siguro dahil sa lalaki ang kapatid ko at babae ako, kaya talagang hindi nagmamatch ang ugali naming dalawa. Nang time na iyon ay isang buwisit sa buhay ang tingin ko kay Kiko. Dahil nga, wala siyang ibang ginagawa kundi ang tablahin ako kay istorya. Ganoon pa man, sa kabila ng hindi namin pagkakasundo ni Kiko, ay mahal na mahal ko pa rin siya. Ang totoo ay pangarap ko talaga noon na magkaroon kami ng kasambahay. Nakakamiss kasi iyong nakina lolo at lola pa kami na hindi kami obligadong kumilos sa bahay. Wala kaming ibang ginagawa kundi ang kumain, matulog at mag-aral. Medyo hindi pa rin kasi ako nasasanay na kami na ni Kiko ang tumutulong kay mama sa mga gawain sa bahay. Kung minsan nga, nag-i-imagine pa ako na meron kaming maid at wala akong ibang ginagawa kundi ang humiga lang. Nakakapagod din kasi lalo na tuwing weekend kasi sa araw na iyon kami naglalaba. Tapos, masyado pang maisip si Kiko sa mga toka sa amin. Kaya madalas ay umiinit ang ulo ni mama sa aming dalawa kapag nagtuturuan kami kung sino ang dapat gumawa ng isang gawaing bahay. Nang panahon na iyon ay magkakalahating taon na kaming nakatira sa bahay na iyon at wala pa rin akong napapansin na kakaiba. Lahat ay normal. Nag-expect pa nga ako dati na baka merong multo roon, pero wala pala. Si Papa naman ay every month nagpapadala ng pera. Nakabalik na rin siya sa ibang bansa at tanggap ko na talaga na hindi na sila magkakabalikan pa ni Mama. Si Mama naman ay patuloy pa rin sa pagtuturo. Alam ko na mas pinili niya na magtrabaho ulit dahil ayaw niyang isipin ni Papa na umaasa pa rin si Mama kay Papa. Sapat na sa kanya na huwag kaming pabayaan ni Papa habang siya ay kumikita rin ng pera para sa kanyang sarili at para sa amin ni Kiko. Isang araw ng Sabado, habang kumakain kami ng almusal, ay may isang bagay na sinabi si Mama sa aming magkapatid. Magkakaroon pala ako ng seminar sa Baguio sa darating na Monday at 5 days ako mawawala. Kayo na muna ang bahala dito sa bahay, ha? Huwag na kayo mag-isipan sa mga gawain dito at baka pag-uwi ko ay parang gubat na itong bahay, sabi ni Mama. Pwede po bang kumuha ka na makakasama namin, Mama? Tura ni Kiko. Wala na akong oras para gawin iyon. Saka kaya nyo naman na kayong dalawa lang. May mga ulam pa sa rep at initin nyo na lang. Mag-grocery din naman ako mamaya para may pagkain kayo at hindi kayo magugutom, sabi ni Mama. Para sa akin ay walang problema na iiwanan kami ni Mama ng ganoon katagal, kaistorya. Ang hindi ko lang sure na kakayanin ko ay si Kiko lamang ang kasama ko sa loob ng 5 araw. Sigurado ako na mas lalakas sa loob niyang asarin at inisin ako dahil wala si Mama na siyang sumasaway palagi sa kanya. Sinabi pa ni Mama na kapag dumating siya at naabutan niyang maayos at malinis ang bahay, ay bibigyan niya kami ng pera ni Kiko. Sa sinabing iyon ni Mama, na-excite ako lalo at tig 1,000 pesos daw ang ibibigay niya. Nang panahon na iyon at bilang estudyante pa lang ako, ay malaking halaga na para sa akin ng 1,000 piso. Mabilis na lumipas sa mga araw at dumating na ang araw na aalis si Mama. Nagluto na siya ng mga ulam bago pa siya umalis. Mahigpit niyang ibiniling sa amin ni Kiko na huwag kaming magpapapasok ng ibang tao sa bahay at huwag daw kaming mag-aaway ni Kiko. Nangako naman kami sa kanya na tatandaan namin ang mga sinabi niya sa amin. Sabi pa niya na tatawagan niya kami paminsan-minsan para i-check kami kung okay lang kami ni Kiko at kung ano ang nangyayari sa aming dalawa. Hindi rin niya kinalimutan na bigyan kami ng pera para
pambaon namin sa school at budget na rin kung sakali na meron kaming kailangang bilhin. Ngayong wala na si Mama, pwede bang iwasan muna natin ang isa't isa? At pagpahingahin mo muna ako sa pambubwisit mo? Turan ko kay Kiko nang umalis na si Mama. Pakapagsalita ka naman, ate. Parang feeling mo gusto kitang makita. Huwag kang mag-alala doon at doon nga lang ako sa kwarto ko palagi. Sabi naman ni Kiko. Pumasok na ako sa school. Nauna na ako kay Kiko. Habang nasa school ako ay napadaan ako sa classroom ni Kiko at sumilip ako roon. Hindi ko nakita ang kapatid ko kaya nagtanong ako sa isa niyang kaklase at nalaman ko na hindi pala siya pumasok sa araw na iyon. Naisipan ko na isumbong siya kay Mama. Naisip ko kasi na porket wala si Mama ay a-absent na lang si Kiko sa pagpasok sa school nang walang dahilan. Pag-uwi ko sa bahay ay dumiretso na ako sa kwarto ko at nagpalit ng damit na pambahay. Hindi ko pa nakikita si Kiko at ang hula ko ay nasa kwarto lang siya at nagkukulong. Akala niya yata ay hindi ko nalaman na hindi siya pumasok sa school. Naisip ko rin na pwede kong gawing pang-blackmail iyon sa kanya na kapag inasar niya ako ay isusumbong ko siya kay Mama. Paglabas ko ng aking kwarto ay may nakita akong isang babae na naglalakad pababa ng hagdan. Mabilis ang paglalakad niya. Medyo matangkad siya at nakasuot ang damit na pang-maid. Iyong kulay itim na hanggang tuhod. Sinundan ko siya ng tingin at nakita ko siyang nagpunta sa maid's room sa ibaba. Nagtaka ako kasi hindi naman nasabi ni Mama na may kinuha siyang tao para bantayan kami o ang bahay. Sinundan ko ang babae sa maid's room pero nang pumasok ako roon ay wala akong nakitang tao. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta o kung lumabas ba siya sa backdoor. Wala akong kabang nararamdaman ng sandaling iyon kasi ang tumakbo sa utak ko ay kumuha si Mama ng tao na maglilinis ng bahay o gagawa sa mga gawaing bahay. Dahil hindi siya siguro tiwala sa amin ni Kiko na magagawa namin iyon nang wala siya. Baka hindi lang nasabi sa amin ni Mama ang bagay na iyon, kaya nagmamadali siya. Dahil sa hindi marunong magsaing si Kiko ay ako na ang gumawa niyon. Ako na ang nag-init ng ulam kasi ayoko nang umasa na gagawin iyon ng kapatid ko. Hanggat maaari ay gusto ko na umiwas na lang na mag-away kaming dalawa. Natapos na ako sa pagluluto pero hindi pa rin lumalabas ng kwarto niya si Kiko kaistorya. Naghintay pa ako ng ilang minuto at nang hindi pa rin lumalabas si Kiko ay nag-decide na akong puntahan siya sa kanyang kwarto. Nagugutom na rin kasi ako ng time na iyon at kahit hindi naman kami magkasundo ay gusto ko pa rin na magkasabay kaming kumain. Hindi rin kasi ako sanay na kumain ng mag-isa. Pinuntahan ko na si Kiko sa itaas. Nang malaman kong nakalak ang pinto ng kwarto niya, ay kinatok ko iyon ng malakas. Medyo matagal nga lang bago iyon binuksan ni Kiko at nang makita ko siya ay napansin ko agad na parang hindi siya okay. Malamlam ang mata niya at medyo nakasimangot pa. Bumaba ka na kasi nakahanda na ang hapunan, senyorito. Naiinis kong sabi kay Kiko. Ate, pwede bang dalhin mo na lang dito ang pagkain ko? Tinatamad kasi akong bumaba. Sabi ni Kiko. Napansin ko rin na parang malat ang pagsasalita niya. Wow! Talagang pinapanindigan mo na ang pagiging senyorito mo, ha? Ayoko, bumaba ka, sabi ko sa kanya. Masama kasi ang pakiramdam ko. Ang bigat ng pakiramdam ko. Okay naman ako kaninang umaga pero bigla na lang ako nilagnat ng hindi ko alam. Ani Kiko.
Medyo nagduda pa ako sa sinabi ni Kiko, pero nang hawakan ko ang noo at leeg niya, ay naramdaman ko na hindi siya umaarte. Sobrang init niya ka istorya. Kahit naman hindi kami magkasundo ay mahal ko pa rin ang kapatid ko. Kaya sinabi ko na iaakyat ko na lang sa kwarto niya ang pagkain namin at doon na kami kakain. Matapos kong mailagay ang pagkain namin sa kwarto ni Kiko, ay magkasabay na rin kaming kumain. Pagkatapos ay tiningnan ko ang lagayan namin ng mga gamot, pero wala akong nakitang gamot para sa lagnat. Kinailangan ko patuloy na lumabas ng bahay para maghanap ng mabibilhan ng gamot. Mabuti na lang at meron akong nabili sa sari-sari store na malapit lang sa bahay namin. Dinamihan ko na ang binili ko at hindi ko alam kung kailan gagaling si Kiko. Pagbalik ko sa bahay ay pinainom ko na ng gamot si Kiko. Pagkatapos ay naalala ko iyong maid na nakita ko, kaya nagtanong ako sa kanya. Kasi siya ang maghapon na nasa bahay, kaya malamang ay alam niya ang tungkol sa bagay na iyon. Oo nga pala, nakita mo ba iyong babae dito kanina sa bahay? Yung nakasuot na itim na maid's uniform? Tanong ko kay Kiko. Oo, pumasok pa nga siya dito sa kwarto ko tapos nagwalis siya. Tinanong ko kung pinapunta ba siya ni mama, pero hindi siya nagsalita. Ngumiti lang sabay tumango. Sagot ni Kiko. May nabanggit ba si mama sa iyo na kumuha siya ng kasambahay? Baka kasi kumuha siya pero magtatrabaho lang dito habang wala siya. Wika ko. Hindi ko rin alam ate. Wala namang nabanggit si mama. Pero sa tingin ko ay nakalimutan lang ni mama na sabihin iyon sa atin. Kapag tumawag si mama, itanong mo na lang sa kanya. Sambit ni Kiko. Sige, itatanong ko na lang kay mama kapag tumawag siya. Pero kung ikaw ang makakasagot ng tawag niya, ay ikaw na lang ang magtanong. Ikaw kasi ang maiiwan dito sa bahay bukas at paniguradong hindi ka pa makakapasok sa school. Ako na rin ang magsasabi sa advisor mo na may lagnat ka. Sabi ko kay Kiko. Noon ay hindi ko akalain na makakapag-usap kami ng ganoon ng kapatid ko kay istorya. Yung walang asaran at hindi kami nagkakapikunan. Kailangan pa pala munang magkasakit ni Kiko habang wala si mama para mangyari iyon. Kinabukasan ng umaga ay pinuntahan ko si Kiko sa kwarto niya bago ako pumasok sa school. Sinabi ko na kung hindi darating iyong babaeng maid, ay bumaba na lang siya at siya na ang magluto ng pagkain niya. Puro iinitin na lang naman ang pagkain doon o kaya ay pwede siyang magbukas ng dilata. Pinagsaing ko na rin naman siya para hindi na niya iyon kailangang gawin. Habang nasa school ako ay hindi maalis sa isip ko si Kiko. Nag-aalala ako sa kanya. Kung pwede nga lang sana na umabsent ako sa araw na iyon ay ginawa ko na. Pero meron kasi kaming long quiz sa dalawa naming subject. Kaya nang matapos na ang last subject namin ay halos takbuhin ko na ang daan pauwi sa aming bahay. Inaya pa ako ng mga kaibigan ko na tumambay pero hindi na ako sumama dahil si Kiko ang nasa isip ko. Baka kasi kung ano na ang nangyari sa kapatid ko. Pagpasok ko sa aming bahay ay nakita ko ulit yung maid ka istorya. Paakyat siya sa itaas at kagaya noong unang beses ko siyang nakita ay mabilis ang hakbang niya. May dala siyang walis tambo kaya naisip ko na maglilinis siya sa itaas. Tinawag ko siya pero hindi niya yata ako narinig kasi hindi man lamang niya ako nilingon. Pagdating ko sa itaas ay nagpalit lang ako ng damit at dumiretso na ako sa kwarto ni Kiko para i-check siya. Aniya ay medyo okay na ang pakiramdam niya. Nang bumaba daw siya ay naabutan niya iyong babae na nagpupunas ng mga gamit sa may sala. Sinubukan daw niya itong kausapin pero ngumiti lang sa kanya.
kaya hindi na niya kinausap pa kasi hindi naman nagsasalita. Mula sa kwarto ni Mama ay may naririnig kami na nagwawalis. Gawa kasi sa kahoy ang sahig kaya maririnig talaga kapag may nagwawalis doon. Nagpaalam ako kay Kiko na kakausapin ko iyong kasambahay. Pero nang pumunta ako sa kwarto ni Mama ay hindi ko siya nakita roon. Tiningnan ko rin siya sa ibaba at sa maid's room pero wala siya doon ka-istorya. Binalikan ko na lang si Kiko sa kwarto niya. Tinanong ako ng kapatid ko kung nakausap ko ba iyong babae at ang sabi ko na lang ay nakaalis na at hindi ko na naabutan. Pangatlong araw nang wala si Mama pero ayon kay Kiko ay hindi pa rin tumatawag si Mama. Medyo nag-aalala na ako pero iniisip ko na lang na baka walang mahanap na telepono si Mama. Hindi pa kasi uso noon ang cellphone at wala pa kaming ganoon ka-istorya. Kahit paano ay naging okay na rin si Kiko. Sinabi ko sa kanya na palagi siyang kumain sa oras para mainom niya ang gamot niya. Umasa pa rin ako na tatawag si Mama sa araw na iyon para kumustahin kami. Hindi pa rin niya kasi alam na may lagnat si Kiko at hindi pa namin na itatanong iyong tungkol doon sa maid na nakikita ko sa bahay. Pumasok na ulit ako sa school at nang makauwi ako ay si Kiko agad ang pinuntahan ko. Nagulat ako nang makita ko na may pasa siya sa braso niya. Anong nangyari sa iyo? Bakit ang dami mong pasa sa braso? Ang nag-aalala kong tanong kay Kiko. Hindi ko rin alam, ate. Natulog kasi ako kanina tapos pagising ko ay may ganito na ako. Pero nanaginip ako, ate. Sabi ni Kiko. Anong napanaginipan mo? Usisa ko. Iyong maid, ate. Napanaginipan ko siya. Pumasok daw siya dito sa kwarto ko. Tapos nakita niya na ang gulo ng mga gamit ko. Nagalit siya sa akin at sinabi niya na masyado akong burara at tamad kaya pinaghampas niya ako ng tambo. Parang imposible naman na kaya ako nagkaroon ng pasa ay dahil sa panaginip ko na iyon. Turan ni Kiko. Sinabi ko sa kanya na baka dahil lang sa may lagnat siya kaya nagkaroon siya ng pasa at huwag na niya iyong masyadong isipin. Iniwanan ko muna si Kiko dahil kailangan ko nang magluto. Pababa na ako sa hagdan nang makarinig ako ng naguhugas ng pinggan sa kusina. Kaya naisip ko na nandoon iyong maid. Naririnig ko rin na nakabukas ang gripo. Nagmamadali akong pumunta sa kusina pero nagtaka ako nang wala akong makitang tao roon. Pero nakabukas ang gripo, kaya agad ko iyong pinatay. Hindi ko naman nakita iyong babae ka-istorya. After kong magluto ay sabay na kaming kumain ni Kiko. Nagawa na niya makababa dahil medyo maayos na ang kanyang pakiramdam. Ate, hindi ka ba nagtaka doon sa maid na kinuha ni Mama? Pasulpot-sulpot siya tapos hindi natin nakakausap. Tanong ni Kiko. Nagtataka nga rin ako roon. Pero baka mahihain lang talaga siya kaya hindi nakikipag-usap. Wika ko. Pagkatapos naming kumain ay pinainom ko na ng gamot ang kapatid ko. Pinaakyat ko na siya para makapagpahinga na at ako naman ay naghugas ng mga pinagkainan namin. Pumunta ako sa sala at nanood ng TV habang ginagawa ang mga assignment ko. Abala ako sa aking assignment nang biglang nag-ring ang telepono. Nagmamadali ko iyong sinagot dahil alam ko na si Mama iyon. Nang mag-hello ako ay narinig ko ang boses ni Mama na nag-hello.
Pero pagkatapos noon ay wala na akong narinig. Sobrang tahimik na kabilang linya hanggang sa naputol na iyon. Sinubukan kong tawagan ang number na tumawag pero nagri-ring na lang iyon at wala nang sumasagot. Hindi ko na masyadong inisip iyon ang nangyari dahil baka nakigamit lang si mama ng telepono. Sigurado ako na kapag may pagkakataon siya ay tatawagan niya ulit kami sa bahay. Sa pang-apat na araw na wala si mama sa bahay ay tuluyan nang gumaling si Kiko. Tinanong ko siya kung kaya na niyang pumasok sa school at ang sabi niya ay magpapahinga muna siya tapos kinabukasan na siya papasok. Baka raw mabinat siya lalo at kagagaling pa lamang niya sa lagnat. Pinayagan ko siya kasi alam ko na iyon ang makabubuti sa kanya. Bago ako umalis ng bahay para pumunta ng school ay sinabi ko kay Kiko na baka makita niya iyong maid. Sinabi ko na kausapin niya at baka merong ibinilin si mama doon sa nasabing kasambahay. Habang nasa school ako ay hindi ko maintindihan kung bakit hindi ako mapalagay kay istorya. Hindi naman na ako nag-aalala kay Kiko dahil alam ko na maayos na ang pakiramdam niya. Bigla na lang akong kinabahan na hindi ko mawarian kung bakit ko iyon naramdaman. Parang may bumubulong sa akin na umuwi na ako sa bahay. Kaya naman, ganoon na lang ang saya ko nang mag-uwian na kami. Pagdating ko sa bahay ay naabutan ko si Kiko sa sala at nanonood ng TV. Kinumusta ko siya at ang sabi niya ay ayos lang naman siya. Nakausap mo ba yung maid? Tanong ko kay Kiko. Hindi eh, pero kanina biglang bumukas iyong gripo sa banyo. Akala ko yung maid, pero nang tingnan ko ay wala namang tao. Siguro ay nakalimutan niya na isarado ang gripo bago siya umalis. Tugon ng kapatid ko. Kiko, hindi ka ba nagtataka sa kasambahay na iyon? Parang may kakaiba talaga sa kanya eh. Wika ko. Napapansin ko rin iyan ate. Pero sabi mo nga, baka mahiyain lang. Hayaan mo at pagdating ni mama ay malalaman din natin kung sino pa iyong nakuha niyang kasambahay. Sabi ni Kiko. Hindi lang iyong maid ang nakapagtataka. Itong mismong bahay. Hindi mo ba napansin na merong kinuhang maid si mama? At nakikita natin na naglilinis siya dito sa bahay, pero marumi pa rin ang bahay. Ako pa rin ang gumagawa ng lahat ng kailangan gawin dito. Parang wala tayong katulong, sabi ko. Sa pagkakataon na iyon ay hindi nakapagsalita si Kiko. Alam ko na nakuha niya ang point ko. Nakapagtataka naman talaga iyon kay istorya. Meron kaming kasambahay pero ako pa rin ang kumikilos ng lahat. Nakikita ko siyang may hawak na walis tambo pero hindi ko nakikita na malinis ang bahay. Kaya wala tuloy akong choice kundi ang maglinis. Naisip ko rin na baka hindi siya kasambahay at baka kinuha siya ni mama para bantayan lang kami ni Kiko. Pero kung ganoon ang trabaho niya sa bahay, ay bakit hindi man lang niya binantayan si Kiko o pinainuman lang ng gamot sa mga araw na merong sakit ang aking kapatid. Dapat ay siya ang gagawa noon o tanungin man lang niya sana kami kung ayos lang ba kami. Pero walang ganun ka-istorya. Napapaisip na tuloy ako kung kakilala ba talaga siya ni mama o baka hindi. Baka nalaman niya na umalis si mama sa bahay at nagpapanggap siyang kasambahay. Ang ipinagtataka ko lang, kung masamang tao siya, ay bakit wala siyang ginagawa na hindi maganda sa amin ni Kiko. Hindi ko naman hinihiling na may mangyari sa amin ang kapatid ko, pero sadyang nakapagtataka na ang kasambahay na iyon. Pero hiniling ko na dati na sana ay hindi totoo ang lahat ng iniisip ko. Sana ay paranoid lang ako kay istorya.
Dumating na ang ikalimang araw ni Mama sa seminar at iyon na ang huling araw ni Aaron. Gusto ko nang dumating siya para masagot na ang lahat ng gumugulo sa aking isipan. Parehas na kaming pumasok ni Kiko sa school dahil okay na ang pakiramdam niya at nakapagpahinga na rin siya kahit isang araw lang. Kaya walang naiwanan sa bahay na iyon. Magkasabay na rin kaming umuwi ni Kiko. Inexpect ko na maabutan namin ang maid pero wala siya roon. Siguro ay hindi siya nakapasok dahil nakalakan lahat ng pinto nang umalis kami ni Kiko. Habang kumakain kami ni Kiko ng dinner ay may narinig ako na naglalakad sa itaas. Nagkatinginan kaming dalawa kaya nasiguro ko na hindi lang ako ang nakarinig noon ka-istorya. Si Kiko pa nga ang nagtanong sa akin kung meron ba akong naririnig na naglalakad sa second floor at ang sabi ko ay meron. Tingnan mo kaya kung sino ang nasa itaas, baka yung maid. Utos ko kay Kiko. Bakit ako? Ikaw na kaya? Ikaw mas matanda sa atin eh. Tutol ng kapatid ko. Ikaw ang lalaki, kaya ikaw ang tumingin doon. Anduwag mo naman pala. Sabi ko na may kasamang pang-aasar. Muntik pa nga kaming mag-away ni Kiko hanggang sa naisipan ko na kaming dalawa na lang ang magpunta sa itaas. Pumayag si Kiko. Magkasama kaming pumunta sa second floor at isa-isa naming tiningnan ang mga kwarto. Pero wala kaming nakitang tao. Ang nakapagtataka pa ay napakagulo ng kwarto ni Kiko nang puntahan namin iyon. Bakit naman ganito kagulo ang kwarto mo? Bukas na darating si Mama. Kapag nakita niyang ganito kagulo ang kwarto mo, hindi niya tayo bibigyan ng pera. Idadamay mo pa ako sa pagiging burara mo. Ang naiinis kong turan kay Kiko. Hindi ako ang gumulo nito. Maayos ito kanina bago tayo umalis. Sabi ni Kiko. Hindi ako naniwala sa kapatid ko at iniisip ko na ayaw niya lang aminin na siya ang gumulo ng kwarto niya. Dahil sa gusto ko talagang mabigyan ni Mama ng pera, ay tinulungan ko na lang si Kiko na ayusin ang kwarto niya. Pagkatapos noon ay pumunta na kami sa sala at nanood ng TV. Habang nasa gitna kami ng panonood ay biglang nagring ang telepono. Ako ang malapit kaya ako na ang sumagot. Natuwa ako nang sa wakas ay nakausap ko si Mama. Kinumusta niya kami at sinabi niya na mamayang madaling araw ang biyahe niya pauwi at bukas ng umaga ay nasa bahay na siya. Pinagalitan pa nga niya ako kasi araw-araw daw siyang tumatawag sa bahay pero nagri-ring lang. At kung minsan ay may sumasagot pero walang nagsasalita. Nagtaka ako. Sinabi ko kay Mama na wala kaming natatanggap na tawag mula sa kanya. Isang beses lang siyang tumawag at hindi ko pa siya nakausap dahil naputol agad ang linya. Doon na rin ako nagkaroon ng pagkakataon na itanong kay Mama iyong tungkol sa kasambahay. Mama, sino pala iyong kasambahay na kinuha niyo? Tanong ko kay Mama. Sinong kasambahay ang tinutukoy mo? Wala akong kinuhang kasambahay, sabi ni Mama. Sinabi ko kay Mama na merong babae na nakasuot ng pang-maid ang nakikita namin ni Kiko. Iginiit ni Mama na wala siyang kinuhang tao para maging kasambahay namin habang wala siya. Sa pagkakataong iyon ay gumapang ang kilabot sa buong katawan ko. Nararamdaman ko rin sa boses ni Mama na kinakabahan siya habang sinasabi niya sa akin na ilak namin ang lahat ng pinto at bintana. Bibiyahin na raw siya kaagad pa uwi pagkatapos ng tawag na iyon. Doon ko na-realize na hindi kilala ni Mama ang kasambahay na nakikita namin ng kapatid ko. At kung sino man siya, ay wala kaming idea
kung ano ang pakay niya. Inisip ko ang lahat ng nangyari, lalo na ang pagkakataon na nakikita ko iyong babae. Ang bilis niyang mawala na parabang bigla na lang siyang naglalaho. Sinabi ko kay Kiko na hindi kaya multo iyong babae na iyon. Kahit si Kiko ay ganun din ang naisip. Talagang kinilabutan kaming dalawa. Sa sobrang takot namin ni Kiko ay sa kwarto ni Mama kami nagstay. Hindi na ako natulog dahil mas gusto kong gising ako para alerto ako sa kung anong mangyayari. Habang tulog si Kiko, ay nakarinig ako nang naglalakad sa ibaba at parang inuusog ang mga sofa sa sala. Ginising ko si Kiko at sinabi ko sa kanya na mukhang nasa ibaba iyong kasambahay. Hindi na rin tuloy siya nakatulog kagaya ko. Hindi na kami natulog ni Kiko hanggang sa dumating si Mama ng alas 4 ng madaling araw. Grabe ang pag-aalala niya sa aming dalawa. Ganoon pa man, nagpapasalamat pa rin siya na walang nangyaring masama sa amin ni Kiko. Doon ay ikinwento namin sa kanya ang mga nangyari at inamin niya na sinabi sa kanya ng may-ari ng bahay na iyon na may namatay na kasambahay sa bahay na iyon. Bigla na lang daw itong hindi nagising ayon sa may-ari ng bahay. Sobrang sipag daw ng kasambahay na iyon at ang hinala ni Mama ay iyon ang babaeng nakikita namin ni Kiko. Hindi na lang daw niya iyon sinabi sa amin dahil baka matakot lang kami. Doon ko na nasabi na talagang multo nga ang nakita namin ka-istorya. Pasalamat na lang talaga kami ni Kiko dahil hindi niya kami sinaktan. Siguro kahit na wala na siya, ay patuloy pa rin siyang kumikilos sa bahay na iyon dahil naging biglaan ang kanyang kamatayan. Isang taon lang kaming nagstay sa bahay na iyon at lumipat na rin kami. Bago kami umalis doon ay may mga ilang pagpaparamdam pa kaming naranasan. Ang mga pagpaparamdam na iyon ang naging dahilan para magdesisyon si Mama na umalis na lang kami kasi talagang nakakatakot na. Mas mabuti pa ang umalis na kami kesa sa kung ano pa ang mangyari sa aming tatlo. Lubos na gumagalang, Keisha. Sa mga magkakapatid, hindi maiiwasan kung minsan ang hindi pagkakasundo na nagiging dahilan upang kayo ay mag-away at kainisan nyo ang isa't isa. Ngunit, at the end of the day, ay mananatili pa rin kayong magkapatid na may concern at pagmamahal sa bawat isa. Ang isa't isa pa rin ang malalapitan ninyo sa oras ng kagipitan o kung nasa isang sitwasyon na kayo ay kailangan ng makakapitan. Magkaroon man kayo ng away, ang importante ay palagi ninyong nahahanap ang pangunawa at kapatawaran sa inyong puso. At hindi ninyo nakakalimutan na kayo ay magkapatid. At kayo ay magkakampi sa lahat ng bagay at pagsubok na inyong kakaharapin.